Good morning, guys. Ngayon, ipakita ko sa inyo kung paano ako nag-repot ng aking mga orchids. Ang orchids na iripot ko ngayon, guys, ay Phalaenopsis orchids. DIY lang ito, guys. Sa bahay ko lang ginagawa. Kaya ito na, guys. I will show you on how I repot my orchids. Kasi yung mga orchids, pagka mahaba na ang ganito nila, ito, ang parang may kahoy na yan na dry, kailangan na yan i-repot. Katulad nitong isa na ito. Ang kailangan ko pag nag-repot ako ng aking orchids ay itong orchid potting mix. Meron din akong sphagnum moss at saka perlite. Pinaghahalo ko ang orchid potting mix, sphagnum moss, at saka perlite. Hindi ko naman mini-measure ang proportion. Ini-estimate ko lang ang amount na ginagamit ko. Ito, perlite. Ang perlite na ito para ma-aerate. Para sa moisture retention, ang sphagnum moss. At ang perlite naman ay para sa aeration. Diyan sa Pilipinas, guys, maganda ito kung may coconut husk. Diyan mo lang itanim. Maganda ang tubo ng mga orchids. Pagkatapos nun, guys, kukunin natin itong orchids sa pot. At magkuha ko ng isang trash bag para dito natin malagay ang lumang potting mix. Ayan, guys. Ito na ang ating orchids. Madami siyang mga roots na dry na. Kailangan i-cut yan. Pero, ang gagamitin nating cutter, kailangan ma-disinfect muna natin. Ito, na-disinfect ko na ito ng alcohol. Kaya, okay na itong gamitin. Ito na, kanina, ang nakuha natin na orchids. Ang dami niyang mga ugat na dry, i-cut lang natin yan. Make sure natin na hindi tayo magkaroon ng sugat. Ang ikat lang natin yung dry lang. Katulad nito, guys, dry na siya, kaya okay na yan ikat. Kung may makat kayo na parang fresh pa, pwede yung maggamitan ng glue para ma-seal ninyo ang sugat na parang fresh pa na naputol ninyo. Katulad ng isa na ito, ay talagang dry na siya, kaya hindi na kailangan lagyan ng glue. At ito, madami pa siyang mga dahon na dry dito. Ang gawin ko dito, idalhin ko siya sa ilalim ng faucet at saka i-wash out ko. Kaya guys, ito na. Wala na siyang dry na mga roots. Pupunta na tayo sa faucet para ma-wash out natin ito. Kung minsan, guys, pag may mold ang root system, hinuhugasan ko siya ng 1:1 proportion na hydrogen peroxide at saka tubig. Pero ito ngayon, okay naman siya, kaya tubig na lang. Ito na, guys, kailangan natin ito mahugasan. Gusto ko maalis ang lahat ng mga dry dito kasi para hindi magkaroon, mag-source ng bacteria o infection. Kaya alisin natin lahat yan. At saka ngayon, ito malinis na siya. At saka guys, dapat pag nalagyan ng tubig itong pinaka taas niya, dapat alisin kasi ayaw nila yan na basa dito sa top niya. Kaya ang ginagawa ko, kumukuha ako ng paper towel at saka binablot ko yan.
Yan, inaalis ko ang tubig dyan. Ayan na guys, maganda na siya tingnan. Malinis na siya, kaya ilagay na natin siya sa ating bagong pot. Ito na guys, ang ating mixture ng orchid potting mix, sphagnum moss, at saka perlite. Lagyan ko ng konti dito sa loob. At saka lalagyan ko na naman siya uli. Itong bagong mixture ng potting mix. Kaya ito na siya guys. Ang susunod kong gagawin dito ay ilagay ko siya sa tubig hanggang sa ma-soak itong potting mix. Pagkatapos niyan ay alisin ko siya sa tubig at saka i-drain. Kasi ayaw ng orchids na basang-basa ang kanilang mga ugat. Okay, so there it is. We repotted our Phalaenopsis. Ang magandang tubig pala guys na gamitin dito ay ang distilled water o rainwater. Yung magsahod lang kayo ng ulan, yan ang maganda na pandilig sa mga Phalaenopsis. Pero kung walang ulan at walang distilled water, pwede din sa faucet. Sa gripo ninyo, okay na rin yun. Kung may makita kayong dahon na katulad nito guys na rubbery, ibig sabihin yan, dehydrated sila. Kaya ayan guys, nakababad na sa tubig ang ating repotted Phalaenopsis. Ang ginamit kong tubig dyan ay tubig ulan. Ito guys, inalis ko na ito sa tubig at nilagay ko dito sa saucer na may bato para dyan mag-drain ang tubig. Maraming salamat po sa panonood. Kung sino ang hindi pa nakapag-subscribe sa channel namin, we will appreciate your subscription. At kung ma-hit ninyo ang bell icon, you will be updated of our upcoming videos. Eto na pala guys ang mga repotted natin na mga orchids. Hopefully, they will give us a good bloom next year. Bye for now guys. We will see you again soon.